Yeah. Sir, bago pa ninyo i-announce kagabi yung bagong mga quarantine classifications, naglabas po ng statement ang MMDA at sinabing nagkakaisa Metro Manila Council na hihilingin nila na isailalim ang NCR sa mas mahigpit na quarantine classification. At handa nga daw po silang mag-ECQ ng 2 weeks kung may ayuda at bibigyan ng 4 million doses ng bakuna na i-administer free for all without prioritization. Ano ho nangyari sa usapan na ito, Sec? And posible ho ba that by the end of today, magkaroon ng bagong classification dahil may meeting ang IATF today? Wala pong nangyaring diskusyon. Kasi yan nga po ang inaasahan ko kung napanood yun po kagabi, no, matapos ko basahin ang rekomendasyon, eh ako na po ang nagsabi kay Presidente, pakinggan po natin si Chairman Abalos, no. Eh nung nagsasalita nung una si Chairman Abalos, wala po siyang sounds. So hindi po namin narinig na ang sinabi ni Chairman Abalos ay something to the effect na handa sila mag-ECQ, no. Hindi po namin narinig 'yon. Kaya nga po ang sabi ko, ay, walang discussion kasi hindi namin narinig yung mensahe galing kay Chairman Abalos tungkol sa ECQ. Ganun pa man, unang-una, kaya po natin nga tinanong ng napakadaming tanong ang ating Doktora Althea de Guzman, eh para i-assure hindi lang po ang taong bayan, kundi ating mga mayor, na binabantayan po natin ang pagkalat ng COVID-19 despite the fact na nandiyan na po ang Delta variant. At kaya ko rin sinasabi po na we are employing the whole of government approach is, yun nga po, no? Ang sabi nila, okay mag-ECQ sa kanila, basta may ayuda. Ang issue po, meron ba ho talaga tayong maibibigay na ayuda? Dahil alam naman natin, pag tayo nag-lockdown sa Metro Manila, napakadaming magugutom. At siyempre po, 60% po ng ating GDP ay galing sa Metro Manila at yung mga plus 8 areas. So, complete closure of the economy, mawawalan ng trabaho, and ang katotohanan po, hindi ko po alam kung meron tayong pang-ayuda para sa another malawakang lockdown. Siguro po kung talagang kinakailangan, hahanap at hahanap tayo. Pero kung sang-ayon naman po sa ating criteria na wala pa po tayo sa moderate risk, either on the basis of yung ating average daily attack rate o yung 2-week attack rate or sa ating critical care capacity, eh siguro paghandaan na lang talaga natin yung pagkakataon na talagang kinakailangan na mapabagal yung pagkalat ng sakit. Ganun pa man, palagi po nating pinakikinggan ng ating mga alkalde dahil sila po magpapatupad ng mga pulisiya. Kaya nga po ngayong hapon ay pakikinggan po ng IATF ang ating mga alkalde, no? Pero kung ang kanilang rekomendasyon po para sa ECQ ay kasama ng pagbibigay ng ayuda, hindi ko po alam kung meron po tayong ayudang maibibigay at So kung having kailan. said that, unlikely po, Sec, na mapalitan pa yung quarantine classifications kahit ituloy nila yung apela nila na mag-ECQ. Hindi ko po alam, no? Pero sa experience po ng ECQ sa Iloilo, Iloilo City, Cagayan de Oro, Hingoog, which affects about 1 million people, halos 2 linggo po silang napasa ilalim ng ECQ bago po makarating itong 1,000 per person, maximum of 4 persons per family, no? So this is only for 1 million na beneficiaries, no? So ganun po yung ka-intricate yung analysis natin, no? At siyempre po, kinukonsider din talaga natin yung total health, ilan ang magkakasakit versus ilan naman po ang mamamatay dahil sa pagkagutom. So you're saying, sir, hindi pa siya enforce ngayon. There is a Let's just say that as we are able to vaccinate more and more of our people, we're headed towards that direction. possible for it to be enforced in geographic area? Well, I think it is, no? Kasi yan naman ang ating strategiya, no? To achieve population protection at least in Metro Manila and the plus 8 areas kasi tayo naman talaga kumbaga yung kuta ng COVID-19 ng buong Pilipinas. Okay, and then sir, dun sa hard lockdown, yung possibility of that. Kasi sir, some groups like business groups and yun nga yung mga Metro Manila mayors are saying this is more of a preemptive measure. So while they agree that hindi pa critical capacity yung healthcare capacity natin, they're saying we should do a lockdown now before we see a rise because nga nandito na yung Delta variant. So is the task force considering this as a preemptive option? And given that, will we see a decision to that in going to that direction this week? I think your question does not have the correct context, no? Even the Metro Manila mayors made yung kanilang recommendation for ECQ contingent on ayuda. Walang nagsasabi na let's just declare ayuda just to preempt.
merong mga conditions po yan. Dahil kung magugutom naman yung mga tao, mamamatay sa gutom, dahil 3 weeks o 2 weeks o 3 weeks na lockdown yan, eh hindi naman po dapat payagan yon. Wala pong nagsasabi na go ahead, just lockdown, meron pong mga contingencies po yan. And the mayor's made it very clear, kinakailangan magbigay ng ayuda. Oh, nga, sir. Because like the business groups, they're saying, unlike before, they're willing to go into a hard lockdown. Yes, if there are conditions, but they're saying nga na compared to before, mas willing na sila for a hard lockdown. So does this mean that the pandemic task force will consider that suggestion as a preemptive measure or talagang it's off the table, a hard lockdown in Metro Manila? Well, unang-una, I don't think there is consensus amongst business leaders. Kasi may narinig din akong ini-interview na head po siya ng isang business group at tutol po siya. Ang sinasabi nga niya, eh, masyado namang alarmist itong sinasabi ng isang mga nagsasabi na sila ay eksperto, no? At kaya nga, it was important for me to even ask Dr. De Guzman kung ganong kalakit ilang utak ang nagsasama-sama para magbigay ng rekomendasyon sa IATF dito sa ating DOH alone, bukod pa doon sa ating mga consultant sa labas, no? Para naman ma-assure ang ating publiko na bagamat we cannot absolutely predict the future, lahat po ng hakbang na ginagawa ng IATF is based on science, the most reasonable and the most scientific decision that we can take. No? So yun lang po yan. Hindi po tayo sigurado na number one, if there's really true consensus, meron po ako narinig disagreeing with the report of the group claiming to be experts. At saka pangalawa po ay hindi ko po alam kung narinig na itong presentasyon ni Dr. De Guzman. Dahil kung napakinggan nyo po ngayon ang discussion ni Dr. Alethea De Guzman, siguro naman po magiging mas malinaw ang usapin. Having said that, yes, this is in the agenda of the IATF this afternoon. If there will be a decision to declare ECQ pursuant to the request of the mayors, it will be contingent on yung ayuda na po pwedeng ibigay. So, yun po ang ating sitwasyon. Ano Malacañang sa panawagang additional 4 million doses ng vaccine for NCR? Well, narinig po yan ni Secretary Galvez. I think what he can guarantee for now is around 2 million or so, no? Kasi kinakailangan nga po na magkaroon din ng equitable distribution ng mga bakuna. Pero I think 2 million is not bad considering na 4 million po ang hinihingi nila. At marami naman pong darating pang dosage. So alam po natin yung importansya na magkaroon na ng population protection sa lalong mabilis na panahon sa Metro Manila Plus areas. From every